Magandang araw po mga kakorel, no? So ito po yung proseso ng Full Sabli Pro 2024. So ito po yung latest version ng ating CorelDRAW plugin, no? So dito from start to finish po tayo. So meron na po tayong mga buttons dito like Excel, no? One click lang. So yan po, lalabas na po yung mga names. So ito po yung default, pwede nyo siyang palitan, pwede nyo siyang dagdagan. Okay? So actual po ito, no? So remove natin yung mga hindi na natin kailangan i-print, no? So like ribbons, no? So kung sa short meron, so i-click natin siya dito. Tapos wag dito sa extract na to. Ito meron tayong extract button, no? Kasi kapag extract na yan, so ganyan po yung mangyayari. So undo lang natin. So ito yung extract na gagamitin natin pang full sabi na yan, no? So ayan, click lang natin. So extract. So same size po yan sa pattern na nilalagay po natin. Okay? So yung pong boundary. So group natin. Ito, Control G. Group. So ayan, no, makikita po natin na naka-group na. So i-select lang natin silang dalawa, tapos click natin sa men's cut. Men's cut tayo. So ito po yung men's cut po yung project natin. So may naka-line up po diyan, 1 2 3 4 5. So select natin sa 1, ito sa 2. Naka-line up siya sa 2. So Excel, check natin yung size. Okay, walang short, walang small. So medium tayo, no? So ito, isolate lang natin. I-click natin sa isolate. Ayan. So automatic, no? So si isolate na po yung bahala dyan, no? Tapos ito, lagyan natin ng space, no? So move right 0.5. So ayan, may shortcut. So lahat ng buttons dito may shortcut. Ayan, may space na po siya. So modify. So input, apply, input. So ito, import nyo lang, no? So diretso na sa Excel, no? Wala na conversion pa, no? No need to save us. So uncheck. Ito yung uncheck button, no? Ayan, so click na lang natin. So focus tayo muna sa medium kasi yung size natin is medium. Okay, so next, continue natin. Okay, next, tapos apply. Okay? Ayun. So automatic na, no? Diretso na tayo dito sa numbers. Ayan, ito po yung mga resulta, no? So ayan, may plus 1, no? So dito tayo sa next, i-view natin, no? So lagyan natin spacing 2, then ayan, sa 2, check natin sa 2, yun, para makita natin yung pair. Ayan, 20 21. So yan po yung pairing niya. So upper and lower, so meron na tayo dito plus 3. Ayun, may mga plus, no? So hahanapin natin yun. Ayan, halimbawa dito 2. So i-apply po natin yan. So dito tayo sa modify, tapos dito may extend height, no? Alt 2 yung shortcut. So plus 2, ayan. So select all, F10. Tapos i-drag nyo lang, no? Nakasnap po yan sa page. So diretso na para hindi po ma-deform yung nasa taas, no? Sa upper portion. Halimbawa dito, click natin sa modify, extend height, tapos sa 1. Okay? So ayan, no? 1 inch po yung dinagdag niya. So F10. Tapos i-drag nyo lang, no? So ganyan lang po kadali para di po ma-deform yung nasa upper part. Okay? So dito plus 3, ito mas taas to. So alt 3, ayan, no? So plus 3 inch. So dito i-drag nyo lang. Ayan. So pwede nyo ma-move pa yung mga objects sa loob, no? So ma-edit nyo pa. Okay, check natin dito. Ayan, so dito wala nang pula. Wala na yung extend height. So save na natin sa medium, no? I-click natin yung medium para ma-close. Ayan, automatic siya ma-close para hindi na pumapuno yung RAM. Okay, no lang natin to. Kasi madali na naman siya i-sizing, no? So para hindi na mapuno yung ano natin. Tapos dito, isolate. Okay, tapos dito. So dito naman, portrait mode tayo, no? So check natin sa portrait mode. Ayan. So try natin sa portrait mode. So ito po yung i-arrow down nyo lang para may space, no? Okay, try natin to see portrait mode. Ito yung short. So sa upper lang yung portrait mode. Okay, so apply input. Same din, no? Import natin yung Excel. Ayan. So dito, uncheck natin. Tapos large. Okay, large. Okay, yan. Focus tayo sa large. So yan lang po. Tapos continue. Then apply. Okay, para ma-change po yung numbers and surname. Ayan, no? So 22, dito tayo sa 3. Ayan. Add number para makita po natin yung mga upper lang.
Check natin sa shirt naman. Okay, ito po yung sa shirt. So viewer. Check natin. Save as natin na, no? Sa large. Okay. Yun, automatic close. Tapos workstation, balik sa workstation, no? Tapos dito, XL. So same din, isolate natin. So para si isolate na bahala, no? Ito portrait mode natin. I-try natin sa short, no? Portrait mode. Tapos dito, pwede natin siyang i-rotate yan. Okay, so i-click nyo lang itong dalawang button natin. Yan. So yan po yung sa Corel na rotate. Okay, tapos input, apply input, import, XL input. So dito, yung check natin at isi-select lang natin si XL. Okay, XL, 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 XL. Tapos i-continue na natin and apply. Yun, so nag-change na siya. Tapos dito, plus 4. Ito, mayroon siyang plus 4. So matangkad siya, no? So ito yung plus 4. Yan, tapos F10. Select, then drag. Okay, so pwede nyo ma-move yung mga nasa loob dyan, no? Pwede nyo pang ma-edit, no? Okay, so dito naman tayo. 3, 5. Okay, so parang okay na to, no? Check natin. So ito po yung sa short, no? So lahat po sila, no? Naka-ganyan yung forma. So save as na natin siya sa XL. Okay, XL, tapos dito, so close na natin yung workstation, no? Tapos dito, wala tayong 2XL, 4XL, 4XL, check natin, no? So XL, so dito, eto tama, no? XL, 4XL, name next. So focus tayo sa 4XL, isolate, para si isolate na bahala dyan. So next, wala tayong i-modify dito, no? So punta tayo sa input na diretso. So apply, import data, tapos dito double click. Okay, so uncheck. Yun. Para ito lang, dalawa lang sila. So continue, then apply. Okay, so pagka-apply, automatic, dalawa lang sila. So 4 pages. So check natin yung sa 4XL kung ano nagiging itsura ng logo. So dito, so page 4. Okay, tama, no? So dito, check natin. So save as na natin siya as 4XL. Okay. Ayun. So automatic close para hindi mapuno yung RAM. Okay, so make printable na tayo. So ito po yung, i-check nyo lang, no? Ito po yung mga na-save as natin. So add. Okay, so pagkatapos na ma-add, i-click ng okay. Tapos dito, apply to all pages, no? Dapat, no? Ito, Epson yung gagamitin ko. So RGB. Sure color na Epson, so RGB, so ito open destination, ito blanco pa, so dyan nyo po ilalagay. So next, convert. Okay, so dito click na natin okay na diretso tayo dito. Okay, so nagka-convert na po siya. Check na natin yung file folder nya. Check natin, ito, ayun, so may natapos na, no? Okay, so hintayin lang natin to matapos to, no? So 22, nasa 26 items, 30 items. So nasa baba yung ano. So yan. Okay, pwede na kayo mag-copy dito. So habang naghihintay, ayan, 56 item yung nasa baba. Check natin. So sort natin sa dimension, no. Okay, dimension. So check natin, naka set. Ayan, para madali po natin siya i-drag dun sa ano, sa printer natin. So ready to print na po ito, no? So nasa 8 MB, no? 8 MB yung file size. Sa short, check natin, no? 8 MB. Dito. So ito 7.45. So check natin yung resulta, no? Ito na po yung naka-TIF. So maliit lang yung ano, yung file size, no? Ito yung circle, oh. Be. Ayos, no? So hindi siya nagiging oblong, no? Walang, kasi naka power clip po siya dun sa full subli. Ito, naka wide yung background lang niya ang nag wide. Ayan, no? Makikita nyo. Pero check nyo yung logo niya, oh. Logo, so hindi siya na deform. So undestructive, no? Pati yung size niya, 3 inch lahat po yan.
Kahit na 5XL at small, pwede. Check natin to. Yan, no? Perfect. So, meron tayong i-add dyan para hindi siya magiging oblong, no? So, yan po yung features. Isa sa mga feature. Okay, dito, check natin. Ito, check natin yung XL. Oh, yan, no? I-zoom natin, ha? Okay, so yan, no? Makikita po natin. Okay, walang daya po ito, ha? Actual, ito dyan, no? Mga apelyido, yan, no? Na-change automatic na rin. So, hindi na tayo kailangan pa mag-retype pa dyan. Okay, yung gitna, no? May ano tayo. So, circle. Okay. Yung gitna, mayroon siyang allowance na, no? Mayroon siyang allowance. Okay, check natin dito. Okay, XL, yun. Tikita, no? Mga apelyido. Ayan, no? Medium. So, pati yung size, no? Siya nang buang mag-change. Kasi nilalagyan natin dyan yung field. Okay, page down para ma-select. Okay, page down, ano to, right arrow, para for checking. Okay, so ito na po. So close na natin to. Dito, ayan po yung natapos na, oh. So dyan nyo po ako mako-contact, no? So direct na po kayo sa akin para diretsong transaction po natin. So kung gusto niyo po mag-avail, so message niyo lang ako. Maraming salamat. So may part 2 po tayo dito.